Vlog 103. Good morning! Hello, Mr. Sunshine! So, nandito lang ako sa taas. Sorry sa mga tilaok ng manok, ha? Chinecheck ko lang yung mga plants na nandito sa taas. Puro mayana naman yung nandito, eh. Ay, ano bang tawag dito? Ang ganda nito, oh. Para siyang caladium, no? Family siya ng caladium. Meron palang bago ditong nilagay si Mama. Para siyang spider. Pero hindi naman to spider plant, no? Tapos eto, guys, sobrang laguna niya. Dati, nung tinanim ko yan, sobrang konti niya lang. Tapos ngayon, oh, ang ganda-ganda na niya. Bagay na bagay siya dito sa pot na to. May Araucaria. Araucaria nga ba? Collection. Ayan sila. Tatlo na lang sila dyan. Yung dalawa binaba ko na. Nandito naman sa gitna. Sobrang haba na niya. Kailangan siyang putulin. Ito ba yung $1 million plant? Na nilalagay sa gitna ng table kapag New Year. Kasi swerte daw. Doon naman tayo second floor. Ito naman yung mga Vietnam rose. Expose sila dyan kasi walang bubong dito. Kailangan kasi naaarawan ng ulanan. And si Cypress, buhay pa naman siya. Nag-check lang tayo ng plants ngayon. Okay. Tapos itong Vietnam rose, sobrang laguna niya. Oh. Galing siya kay Ate Marie. Tapos, napansin ko dito marami nang namatay. Ito o. Oh. Pero hindi pa siya binubunot kasi parang nagdadahon pa siya. So, sayang naman. Baka medyo buhay pa, no? Tapos, ito din. At yung photos natin na, ayan. Hindi ko alam kung kailan ko sila mapapropagate. Tapos, patayin na natin yung glow light. Kasi umaga na. Kalimutan na naman. Ito yung mga pinropagate natin na $1 million. Tapos, yung bongga ni Mama o bumubongga. Nakasilip na sila. Like, aray ko. Tusok ako. Shucks, ano ba yan? Dapat na siyang putuli, nakakatusok. And then this one, what's this? Ganda, galing to kay Tita Bessie eh. Binunot lang dun sa lupa. Ano kayang halaman to, guys? Ayan si Lolo. La! Hindi na ako nakikita, mga guys. So anyway, ito na yung ating elephant ear na semi-succulent. Sobrang dami na niya. Dati tag-itag isa lang yan sa isang pot. Ngayon, it's 1, 2, 3, 4, 5 na. Wow. Hindi ko na sila na-repot. Sorry. Tapos, maraming Vietnam rose, spider plant. Buhay pa naman siya. Tapos, medyo nag-give up na ako sa pag-aalaga ng mga succulent kasi hindi ako nakakabuhay, guys. Namamatay sila. So, ayan na yung mga huling succulents na nabili ko. Hindi na ako ulit bumili. Tapos, ito lang yata yung nabuhay. Siya lang, oh. Siya lang ang buhay. Eh, ito pa. Cactus pala ito. Hindi succulent. Ayan na nga, guys. Diba? Sobrang laki niya na, oh. Laki rin kasi yung pot niya. Diba? Ang ganda niya. Okay, dito naman tayo sa... Ano nga ba ito? Ay, ba't yun nandito sa baba? Ayan. Tumagapang kasi ito, eh. Medyo namatay nga din pala yung peace lily ko. Ito siya, oh, pero hindi namin binunot. Kaya medyo nagdadahon na ulit siya. Sobrang lago nito dati. Ay, kumapit na yung photos dito sa kanya. Shucks. Ay, ano ba ito? Anyway, binutin kami na. Nakaano lang siya sa lupa. Hindi naman siya mamamatay kasi. Ayan, malago na kasi siya. Kumakapit na siya sa ibang lupa. Kailangan patulin na natin to kasi lagpas na siya dito sa pole. May mga yellow na dahon, alisin din natin yan. Dito nga pala sa kabilang side, ito yung, ang laki, sobra. Ito yung giant pothos na pinropagate ko lang yan. Binili ko yung isang pirasong dahon na giant talaga. Tapos nung nag-ugat, tinanim ko. Yan yung dahon, oh. Ang laki nung kamay ko, ha? Pero parang halos kasing laki lang kami. Tapos ito yung Zonica. Nakatago siya dito kasi ayaw niya sa direct sunlight. Kaya nandito siya sa may bubong. Tapos hindi rin siya pwedeng laging dinidiligan. Ayan, tapos dito sa taas, mga putos na ang tagal-tagal naman humaba. Ito naman sa labas kasi tinatamad akong lumabas. Pinalang natin sa may window. Ayan na sila. Kalimutan ko nang tawag dito sa plant na nandito sa labas eh. Ayan, meron tayong pencil cactus. Ito siya. Ito yung pencil cactus. Ito yung galing sa Paranaque. Malago na rin siya. Tapos meron tayo dong gumamela. Nakikita niyo ba yung gumamela doon? Yan, medyo matangkad na rin siya. So, ito, mga gagamitin naman yan sa, hindi siya halaman, pero mga gagamitin sa birthday ni Papa. Na ECQ, di ba? So, hindi naman pwede maghanda-handa, ganyan. Daming bilaong, so siya lang. Ganto na pala mga bilaong ngayon, yung black na parang, hindi na siya yung normal bilaong, no? Parang may pagka-plastic na siya.
So, yan, pwedeng i-reuse. Mas maganda. Or hindi ko alam kung mas maganda yung dati or mas maganda to. Ay, guys, meron pa pala kaming plant dito sa gilid ng hagdan. Mga fortune plant. Na ito parang malapit na siyang mag-give up sa life. Ako lahat ang nagtanim niyan. Ito, kamustahin naman natin si fortune plant dito. Ayan. So far, siya may pinakamagandang dahon. Diba? Gusto niya kasi sa aircon yata kasi may aircon dito sa sala. Ito lang yung mga nandito sa gilid ng bahay. Mga bigay lang naman lahat yan, guys. Ito, pinropagate. Yung mga nasa third floor dati. Tapos, money tree. Ito yung money tree natin. Meron din tayo dun sa taas money tree pero ano eh, hindi ko napakita. Wait, balikan natin. Ayun siya, oh. Yung isang money tree na tingnan niyo kung gaano kataas. Umabot na siya dun. Taas, no? Maabot niya na si Padre Pio. Ito pala, ako din na nagtanim yan, Char. Pero hindi na yan totoo. Ayaw ni Papa maglagay dito ng plant na ano, totoo kasi ayaw niya yung mamatay. Baka daw mamatay or something. Mili na lang siya niyan. Bawal magpatong ng ibang bagay dyan sa table na yan. Meron lang kami ditong maliit na cactus. Other cactus dito sa isang side na sana mabuhay-buhay pa siya. And lastly, may photos na nandito sa water. Kasi gustong-gusto nito sa water. Ayan, buhay na buhay siya. So, yun guys, that's it for my mini vlog 103. Salamat po sa panonood. At hanggang dito na lang. Follow, like, and share. Goodbye, paalam. Baboosh! Vlog 104. At matagal-tagal pa natin gagawin to, yung kumain ng 2:30 in the morning. Ano kayo pwede kong kainin, guys? Wow! Meron tayong pansit. Wait, amuyin ko lang, baka panis na. Ay, sarap! May lechon! Ito, kakainin natin, guys. Sira nga pala yung microwave, kaya dun tayo sakalan mag-iinit. Ininit ko lang yung feeling ko kaya kong ubusin. Tapos pag kulang pa, kainin na lang natin yung hindi mainit. Mag-toast din tayo ng bread, pero hindi yung super toasted. Gusto ko lang medyo mainit yung bread. Siyempre, hindi kumpleto kung walang kalamansi. Marami akong ilalagay kasi gusto ko yung pansit. Talagang lasang-lasa yung kalamansi. Minsan nga, gumagawa pa ako ng patis na may sili kapag ganitong pansit bihon. Kaya lang, pagbuntis pala, bawal ang maanghang. So, hindi muna ako magmamaanghang, guys. Kahit yun yung nagpapagana sa akin kumain talaga. Dito tayo sa may sala kumain kasi manunood tayo ng A Love to Last. Alam niyo naman, K-drama talaga ako dapat. Pero minsan kasi ayokong magbasa tapos mukhang maganda yung story nito. Kaya yan muna. Minsan, guys, si Mama, yung pwede kong kainin ng 2 in the morning, nilalagay niya na dun sa kwarto, minsan naman dito sa table. Basta kung ano yung pwede kong meryendahin, kasi alam niya every 2 in the morning, talagang kumakain ako kasi hindi ako tatagal na hanggang morning walang kinakain. Nag-resign na ako sa Good Events. Pasensya ka na, hindi ko alam kasi kung paano sasabihin. Wow! Guys, itong pinakamalasang pansit bihon na natry ko. Ang nagluto nga pala nito si Kuya Aris. Shout out kay Kuya Aris kasi ano yun eh, chef. Kung naaalala niyo yun sa Lola Pizzeria natin na nagpunta tayo sa may kay Padre, nagsimba tayo kay Padre Pio tapos bumili tayo kay Lola Pizzeria. Siya yung chef na sinasabi ko sa inyo na chef doon, na friend nila Papa. Siya ang nagluto nito, guys. Oh my gosh. This is the yummiest pansit bihon na natry ko, promise. Alam nyo kung paano masarap kainin yung pansit bihon? Ipapalaman nyo siya sa tinapay. Yan, ganyan. Yummy! After pansit, kainin na natin yung apple. Hindi ko siya nalagyan ng vinegar, kaya medyo nag-yellow siya. Hi, Sydney! Good morning! What do you want? Noodles. Noodles? Later, you want me to cook spaghetti? Yeah. Yes. Na lalagyan natin ulit ng sugar. Toasted bread. Sawa? Mm. Yes. I like to hug in. Ano yan? Jam chocolate. The snowing the snow. Burn the snowing. What? Snow. Sawa? Mm-mm.
Yan, fresh na mga guys. Aalis tayo ngayon. Maniningil tayo dun sa bahay. Kay Eloy yung gamit natin na car, guys. Oh, tignan nyo. Yellow na yellow. Kasi si Riley nandun sa likod eh. So, ito yung house namin ni Dear na nabili. Yes! Okay. So, yan yung pinaparent namin ni Dear. Hindi ko alam kung kailan kami lilipat. Tsaka, syempre, papaayos pa namin yan. Yan lang yung kaisa-isa kong source of income nung nag-start yung pandemic. Hi! Sabi malo, hi guys! Hi guys! Wow! Snack time! Ito nga pala ang ating lunch for today. Meron lang kami ditong liempo na niluluto namin sa stone grill. Tapos nilagyan ko siya ng butter and ng pickled garlic. Thank you! Birthday ko ba? Yeah. No, it's not my birthday. Thank you! Sydney, I love you! I love you, Tata! Birthday agad? Di pa nga pinapanganak? Happy birthday, baby! Anong name ng baby natin? Ano? Kaya. Kaya! Afternoon snack! Si Daddy. Si Papa na nagluto nito. Kulang yata sa amin to ni Kaylee. Papalaman daw ni Kaylee, oh. Sarap dito ni Papa. Oopsie! Si Nia! So, ang food natin for dinner, we have pancit and chicken joy! Ayan, kumuha na siya ng chicken. Hindi mo yan kayang ubusin. Share tayo. Share, okay? Yeah, share, ha? Opo. Yeah. So, Lord, in this day gifts which we're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Tawa-tawa si Bella. Oh, may baby na daw kami. Okay, lumiyak eh. Panoodin mo bukas. After dinner, meron tayong iinom na folic acid and vitamin C. Hindi natin siya pwedeng kalimutan kasi ito yung kailangan kapag pregnant. Especially during the first trimester. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang. Guys! Maraming salamat po sa panonood. Goodbye. Say goodbye.